And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their eyes were blinded, for until this day remained the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed in the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Let's pray, Lord. Salamat sa inyong mga salita, aming pag-aralan at pag-bulay-bulayan, kung saan kukuha kami ng encouragement muli at understanding. I pray na kayo pong umilos. Tago niyo po, Lord, sa inyong likuran. At unawaan namin lang yung dapat tayong maunawaan about these things, Panginoon, na may commendation, and then glory, and then after matapos, sabi liberty, Panginoon. So I pray na unawaan namin context nito, Lord. Apply namin sa aming buhay at ministry, Panginoon. Kaya magpala at magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po lahat. Again, after sa lahat. So, maganda po yan yung topic ngayon. Maganda. Marami tayo. So, habang ni-review ko nga ito, medyo... Hindi naman. Pero medyo naiyak ako eh. Oo. Oh, kasi ang lalim nito. Tapos, naalala kung bakit tayo nasa ministry. Kaya, makinig ha. Yan, hindi ako iyak. Yan ko lang. So, again, ang context sa 2 Corinthians. Natapos po tayo. Tingnan natin na mabilis lang sa chapter 2. So, again, si Paul ay fina-follow up niya po yung mga taga-Corinthians. So, meron silang pinagalita. May tiniwalag doon. So, inaccept na ulit. At, yun na. Balik na ulit sa fellowship. So, ano nang gagawin niya ngayon? So, may mga natutunan tayo dito. Mga doctrine. Okay, yung una ata dyan, yung sealed earnest of the Spirit. Okay, chapter 1. Then, chapter 2, dalawang part. Ano nga ba yun? Ano ba yung title natin last? Ito. The Savior. Ano ba yun? The Savior of the Knowledge of Christ. Di ba? So, ito kasi yung second part na maganda. Saan? Ano yung Savior ulit? Na-apply agad na yung daddy yun ng ano na eh. Kaya may kinakain doon. Oh, bango nito ah. Uy, Savior. Kaya dapat ganun tayo. Amen. Makikita ka pa lang. Kakaiba ka na. Kaya naalala natin sa damit, sa sinasabi, sa amoy. Bilang Kristiyano. Kaya hinasunay natin, talagang todo tayong forma. Hindi lang forma kasi nga, presentable talaga. Amen. At lalo sa dapat nirepresent natin ng Panginoon, ganun din tayo sa pagkita mo natin sa tao. Okay? So ngayon, ang context naman ngayon, yung parang yun na, yung glory, ibig sabihin, tayo ay hindi, yan, so kinumpara ni Paul, yung kanyang sarili, yung kanilang sarili, mga, ang ano kasi dito, si, sino ba to? Si Paul, at saka si Cyrus, kung hindi nagkamali, di ba? Hindi, lahat ng mga, ano, brethren. Pero, ganito po yan. Ang ginagawa kasi dito, basahin ko na muna yung first part, no? Yan. Sabi niya, do we begin again to commend ourselves? Ano yung commend ourselves? Ano yung commend? Ha? Ha? Nilalagay? Parang inutusan. Command yun. Ah. So, naalala niyo, may preaching tayo nito sa Romans 5:8, di ba? Yan ang ano dyan eh. Comment, sabi lang sa Tagalog, pinapakita. Maalala niyo yung sa ating, sa Bible study ata namin na ano to eh. Tsaka alam ko, meron tayo sa ano, commending to the Spirit, meron akong preaching nun, sa tayo-tayo pa lang ata nun, di ba? Hindi na, di ba? Oh, di ba yun? Basta kaya, kaya inaaral ko yan, kaya meron tayong definition niya na ano, ewan ko, sa akin ko lang siguro, sa akin nyo lang maririnig siguro. De, pero isa sa definition ng hindi lang pinapakita, ibinibida. Alala niyo yun?
Kung sinabing commend, naalala nyo kay ano naman, si and the princess ata commended Sarah, his wife. So, ibig sabihin ng binida, ibig sabihin, ay, ganda nito ah. Uy, ang ganda dun, no? Ganang ganun. So, kaya nung hindi, sa Romans 5, eh, parang hindi lang pinakita, talagang ibinibida mo. Ang Diyos naman, talagang ibinida niya ng kanyang pag-ibig sa atin. Pinakita, pwede rin. Actually, sa Tagalog kasi nakalagay ng itinagubilin. I think mali yun kasi ibang comment yun eh. Okay? Anyway, yan po yan. Ibig sabihin, kaya ngayon, pag sabihin, do we begin to commend ourselves? Ano ibig sabihin no? Nagbibida. Kasi nga po, nung chapter 2, sinasabi nila, kami yung mga lingkod ng Diyos eh. Tapos sabi niya diyan, hindi kami katulad ng iba. Okay? Totoo naman yun. Kasi si Paul ay talagang lingkod ng Diyos. Pero, may mga tao daw na sumusobra naman. Okay? So, bigyan ko na kayo ng example ha, para pag binasa natin, ay makaka-relate kayo. So, may titirahin na naman tayo dito. Pero totoo to. Alam nyo ba kahit mga pastor, kahit mga sino man yan. Yung sinasabi kasi dito, epistles of commendation, ibig sabihin niya binibida. So, ano yung epistle of commendation? Parang yung mga naalala ko kasi ito rin yung illustration ng isang pastor, sabi niya, yung mga pastor na insecure or what, gusto nila may title sila para ba magtiwala, reverend, tapos especially yung mga doktor, ganyan. So, pero hindi nag-doktor yun, pero doktor tawag sa kanila. In a way, hindi naman masama yun kasi nga, tawag doon, parang ano daw yun eh, honorary title. Kasi nga, pastor ka ng magaling ka ng ilang taon. Susulatan ka ng isang Bible school, may Bible school ka rin, susulatan mo siya, oh, doctor, I appreciate, parang si Pacquiao, nakilala si Pacquiao, di ba? Binigyan din siya ng parang rango, di ba? Hindi naman siya sundalo. So again, in a way, hindi masama yun, pero in a way, lalo pag sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin kailangan yun. Nabanggit ko rin sa inyo yung Baptist Day na yan, di ba? Ang ganda sana eh. Kaya pag-usapan namin yan doon, natawa naman ako kay Pastor Tan, nagtanong siya kasi gano'n naman talaga una mo itatanong eh, pasang ba yan? Eh, natatawa ako, basta wala yun. Walang kwenta yun. Pero may nagde-depend. Okay lang kasi nga, maganda makilala mo yung mga Baptist. Pero ang tanong, anong pagkilala yung gusto ba natin at kailangan natin? Yun ang tanong. Kasi pag nilagay mo sa batas ng tao yan, meron pa tayong holiday na hindi naman non-working, parang baliwala lang, parang mailagay lang dyan, o, Baptist ko yan, parang ganun. Parang politika ang dating, kaya nagtatanong kami, wala naman nata ito eh. Ano, wala pa kayo nakikita, para po bandang huli, yun yan, ano, si, ano din ha, yun, katulad ng aking, tawag dito, opinion, or pakiwari, or conclusion, yun ay politika lang. Okay? So, ganun din ngayon yung mga pastor, misa, nag-doctor, ganyan-ganyan. Ano pa? Example po, no? Sabi nga sa inyo, naalala nyo ba sinabi ko sa, kung gusto makita kung saan yung pinakalokong, may mga ganito kang naiisip or nakikita, gusto malaman kung masama ba yan o hindi, tingnan mo lagi dalawang bagay, politiko, tsaka showbiz. Naalala nyo pa yun? Kasi sa show, ganun sa politiko, ganun din po sa showbiz. Paano masabing, kasi kailan lang, di ba? Kung nakita niyo yung mga ano ni Sharon Cuneta, si Akesio Baklado, tomboy pala yung anak nila. Nagmamalaki pa. Nabwisit lang ako. Pero, si Megastar, naalala ko lang tuloy. Ibig sabihin, ba't siya lang yung may title ng Megastar? Ba't, ganun ba siya kagaling? Sinora, superstar. Tinaasan. Alam na alam ni daddy. Eh, Diamond Star, kilala nyo? Alam na alam ni nana yan. Ba't ganun? Star for all season. Yun ang matindi. Yan ang nauna sa politika, di ba? Oh. So, ba't ganun? Letters of commendation yun. Hindi necessarily napagaling nila, pero sila-sila mismo nagkakamutan sa likod. Alam nyo yung sabihin, no? Scratching your back. Ganun po yan. Kaya tayo, umiwas tayo dyan. Hindi tayo napagbulan mo kanino. Sabihin, ikaw, Brad, ang pogi mo talaga. Ikaw, sa lahat ng nakilala ko. O, next time, gawin mo sa akin yan.
Parang ganun po yan. Tinatawag na scratch your... I scratch your back. You scratch my back. I scratch yours. Letters of commendation. Sana itindihan natin. Hindi natin siniskip yan, ha? Babasa lang tayo. Sinintindi natin. Yun po yun. Kasi nasabi ni Paul, hindi natin kailangan yan. Kailangan ba natin yan? Hindi natin kailangan yan. O, bakit? Ito yung maganda na dito, eh. So, pagkatapos yung tirahin, dapat yung tirahin, ganun din tayo, tinira. So, ano ngayon yung equivalent nun? I believe, ginagawa nga nila, eh. Minsan, in a way, parang tama rin naman. Kasi, eh, syempre, para galangin siya. Hindi, tataas ko siya. Parang makikiligay ba sa kanya? In a way, tama, di ba? Eh, alam nyo naman, nauna na dyan yung sinapok, di ba? Kaya tinatawag siya mga, tawag sa kanya, Vicar of Christ. Ganun yun, eh. Pag tinaas siya, ikaw, hindi ka gano'n, tumahimik ka dyan. Ito yung magaling. Ganun lang yan, eh. So, ano yung equivalent sa atin, no? Kung hindi natin gagamitin yun, nasabi niya dyan, no? Hindi ko kailangan na may magsabi sa akin, lagyan ako ng dito. Kaya ngayon, nauuso yan, eh. Kaya nung lalala ko, nung bata ako, layo na ng TV, ganyan yan, ang halakatan yan sa showbiz. Tumutulo na naman. Dati hindi na tumutulo yan. Ah, yung aircon. Dumi na yan. Pakipatay na lang, sorry. Record tuloy. Dumi na yan. Sana ba ako tuloy? Dun sa... Equivalent ito, no? So, maganda naman yung tama, nagagamit sa tama. So, actually, may equivalent sa atin yan. Eh, Pastor, eh, maganda yun, eh. Para galangin siya. Kasi, sinulata namin siya ng ganyan, kasi ganyan ang title niya. So, ah, mega star. Uy, magaling siguro yun. Pero actually, ganito po yan, ha? May apply natin to sa ating buhay, sa ministry. Kung gusto mong galangin ka, anong dapat mong gawin? Ngayon sa pag-out, eh, gumaling ka. Pero sa pag-out, eh, ewan ko, hindi ako masyadong ano dyan, eh. Pero totoo naman, may mga galing umate. Kung talent, hindi, meron. Pero, punta tayo sa ministry, anong gusto mong, anong dapat mong gawin kung para galangin ka? Bilang kahit pastor, kahit hindi ka pastor, eh. Bilang kapatid. Galangin yung sarili mo. Tama naman. Kailangan bang mag, title dyan? Hindi, di ba? Kaya ito sabi ni Paul, okay, kami, di namin kailangan yan. Ano yung kailangan namin? At ano yung ginagawa namin? Kaya sinabi dyan, kaya hindi namin kailangan yan na may sabihin silang maganda sa akin, sa amin. Kasi actually, sabi niya dito, ye are our epistle written in our hearts, known and read of all men. Ulitin natin, ha. Kayo yung sulat na sinulat, pag sinabi epistle, parang letter. Sinulat kayo sa aming puso at kayo naman ay binabasa ngayon ng lahat ng tao. So parang ganito yan. Kaya sabi ko ano yung mga title nga, megastar, kung ano man yan. Attorney, PhD, ADHD, kung ano nakalagay sa pangalan mo. Hindi natin kailangan yun, eh. Kasi pag tinanong ka, sino ba yung si Pamela? Naku, magnanakaw po yan. Pangit, di ba? Pero kung maganda yung title, yan po yung kapatid na binenta niya yung bahay niya, pa binigay sa mga, yung mga ganun. Isabihin, wow, di ba? Hindi mo kailangan ng, at lalo na, especially yung mga ano to, preacher, tsaka mga guturo ng Bible. Pag tinuruan ka niyan, alam mo yung patotoo niyan, sinabi rin ni Paul yun sa Galatians, di ba? Alam mo yung patotoo niyan, wala kang masasabi dyan na nasa ministry, ha? Kasi walang magawa sa buhay, wala ibang trabahong pasukan. Hindi ganun. Alam mo, kaya sana sa ministry para gawin yung ato pa rin yung kalooban ng Diyos. Hindi lang sa sarili niya, pati sa ibang tao. Intindihan niyo ba yun? Kasi babasahin, sino ba yung si Jana na yan? Ay, ganito po ginawa niya. Ganito po ang ganyan. Wow, I mean, hindi ko na kailangan minsang magbida ako dito. Kunwari, yan, sa halahala, kunwari lang, meron na tayong mga contact doon na maayos. So, di natin kailangan mag, ano, mag, isabay, ah. Tag doon, di mo kailangan masyadong pukpuk. Oh, ganito yan, ganito, tayo maglingkod, tayo maglingkod. Ah, maglingkod tayo, bigay, maglingkod. Eh, nakita na nila yung isang kapatid nagsasakripisyo. Diba? Yung isa, meron nga binabanggitin, nakalimutan ko si Epaphroditus ba yun? Yung muntikang mamatay.
O si ano? Hindi nahulog. Yotikus yun eh. Yung ipapoditos nga tayo, sabi niya, nigh unto death. Paglilingkod sa Diyos. For siguro si, ano yun, si DM siguro yun. Man, si Christian, di ba? Ba't ka ba nagpipiko dyan? Eh, church to eh. Gagawin namin church eh. Munti ka na akong tamaan ng piko mo eh. Sige lang, tuloy lang. Kaya si daddy naman, no? Inis lang niinis dyan para sa ministry. Ganun po yun. So, mas maganda, nababasahin kayo ng ibang tao. Sino ba tong taong to? Walang, hindi nila may didina yun. Kaya ganyan po ang feature ng mga tunay na church. Sa ibang church, yung mga malaki yan, biglaan na lang, marami na sila. Wala silang ganyan eh. Puro palabas lang sila. Tayo dahil nagsimula tayo sa maliit, tinuturuan tayo unti-unti, unti-unti tayo tinuturuan, unti-unti sumusunod, maiipon natin po yung mga ganyan. Okay, kaya sabi ni Paul, hindi na kailangan ng letter condemnation. Kayo, sumunod kayo sa Diyos, habang sinipreach kayo yung salita ng Diyos sa inyo, saan nasusulat ngayon yung salita o yung letter? E di sa puso nyo, sa puso namin. Kaya pag sinabi yan, sino ba yan si Yesha? Ganito yan. Maaga nag-start sa church yan, nagtapat yan hanggang mamatay. Oh. Okay, amen. Diba? Kaya tuloy pa natin, kaya sabi niya, for as much as yung manifestly declared, or yung manifestly kitang-kita, obvious. To be, ito naman, nag-ano siya, no? Nag-shift siya kanina. Sabi niya, kami nagsusulat. Kayo, sinulat namin. Sa puso namin. Okay? Pero this time naman, nirelate niya, para kayong sinulat, epistle of Christ naman. Okay? Nililaw niya kanina, sabi niya, written in our hearts. Eh. Pero, kayo, mga tao, habang nakikinig kayo, natututo kayo, sumusunod kayo, at nade-disciple kayo, natututo, eh parang ako yung writer, si Paul, tsaka yung mga preacher, ang talagang nagsasabi ko na susulat si Jesus. Yun yun. Ministered by us, ibig sabihin, sumunod lang naman kami kay Jesus. Written, not with ink, okay, obviously, dahil hindi yung mga, anong title nila dyan, mga certificate nila, ink yun, di ba? Walang masama doon. Kaso ito, maganda, hindi by ink. Paano ka magsusulat? Katulad nyo ngayon, alam ko, nakikita nyo dyan. Sinusulatan ko ba si Esha dyan? Hindi naman, di ba? Nakikinig lang, pinipis ko yung totoo, pinipis ko yung salita ng Diyos, yung spirito ng Diyos ngayon, yun ang sumusulat sa puso nyo. Kaya makinig. Amen? Parang tinatapak, sinusulat. Eh, alam nyo naman, pag nakikinig kayo, hindi naman yun nakukuha lahat. Pero unti-unti, pag active kayo, bigyan niya ng ano na eh, basa ba? Yung naman. So, ganun po yun. Kaya, sabi siya, mga bata pa lang, huwag kayong manghihinayang sa punta-punta nyo dito. Hindi lahat, ang daming bagay na hindi matututunan ng isa, dalawa, tatlong araw, tatlong punta. Hindi ganun eh. Makikita mo natin, may problema dyan yung kapatid. Minsan, even that, kung paano natin i-deal yan. May kasalanan dyan, kung paano natin didil yan, doon kayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Amen? Ganun po yan. Kaya sabi ulit ha, not with ink, but the spirit, mamaya, babalikan natin spirit na yan. Maganda yan eh. So, ano daw yung nagsusulat? Yung spirito ng Diyos. So, Bible yon, salita ng Diyos. At bakit tinukoy niya pa na living God? Okay? Kasi madalas yung, alam niyo na yung Catholic, di ba? Yung Diyos nila, andun lang. Diyan ka lang. Yan ang laging kinokonta sa kahit sa panahon nila kasi maraming mga pagano. May Diyos, kaysa may kunwaring Diyos dyan. Kaya pag sinasabing living God, buhay ito. Dito tipping, pwede mong bastusin, pwede mo mamaya takpan mo muna. Next year, pwede mo ibenta. Ganun ang Diyos nila eh. Pwede nakawin. Pagbaha, ano mo, di ba? Yung Diyos nila, dinadala nila yung Diyos nila eh. So yan, spirito ng Diyos yan. Kaya, anytime, salamat, nag-pray si Bad, di nag-ano, sa prayer. Ano, Bad? Ano na? Ah, ano ka rin, chat ka rin, para, ano, nakikita mo, di ba? So, salamat, nagkapatuloy kayo. Lahat ng ginagawa po natin dito para matuto rin tayo. And, sinusulat sa inyo, okay? Sinusulat sa inyo yan. Habang sumusunod kayo, nakikita nyo yung tama, mali, and then, yung pagkakasulat ngayon niya sa puso nyo, parang kinukumpara sa table of stone, hindi na yung basta-basta mabubura. Kaya sabi niya sa Proverbs, is, train up a child in the way that he should go. And when he is old, he shall not depart from it. Not depart.
Kaya yung batang natutunan niya yung salita ng Diyos, hindi yung basta-basta masusway sa labas. Amen? Yung iba, mahina kasi hindi naman talaga naikinig. Pero yung talagang naikinig, kala mo hindi naikinig, pero naikinig. Yes, nag-reverse pa. Di ba? May meditate pa, Bible quiz pa, lahat na. Soul winning pa. Talagang ano, nakasulat na, okay? E sabi dyan, kinukumpara sa table of stone, pero hindi table of stone, kasi hindi naman kayo pusong bato sana. Sabi dyan, but in fleshly tables of the heart. So imagine nyo yung table, tablet lang po yun, okay? So tablet. So imagine nyo, sinusulat doon, ano mangyayari doon, ang hirap doon. Sabi, ngayon may technology na kung paano gawin yun, pero ang tigas noon. So pero sa atin, kinalaman to kasi mamaya eh. Ibig sabihin, sinusulat mo, malambot yung puso mo, pero still, nasa puso mo. Okay? So, hindi mawawala yung dapat unless may kalokohan kang masyadong sobrang laking kang kalokohan. Pero still, papatuloy ka, tinatanim mga salita ng Diyos, dinidiligan salita ng Diyos, nakasulat na yan sa'yo. Okay? And such trust we have to Christ, to God, word. Ibig sabihin lang na nagtitiwala siya kasi again, katulad ko, ah, konti pa lang po tayo. So, pero minsan, nag-pray ko kayo, sino bang wala sa listahan dito, yung sa active? Lahat naman kayo siguro, no? So, kasi yun ang iniisa-isa ko, eh. Nag-pray ko kayo. Kung wala kayo, mga bata, eh. Pero, ang gusto sabihin, yan. So, minsan, ang hirap nyong iakayin nga, ang hirap nyong turuan. So, kaya, sabi lang ni Paul dito, nagtitiwala lang din ako sa Diyos. Habang pinipreach yung salita ng Diyos, hindi ko alam sa inyo exactly yung natututo at mabilis. Hindi ko alam eh. Yung iba sa inyo, baka si Judas, ewan ko. Kaya, nagtitiwala lang ako sa Panginoon. Amen? Yun lang yun. So, pag meron din kayo inaakay, huwag kayo masyadong parang kayo na yung gumagawa. Ibig sabihin, ang kulit nito dapat, ma-disciple ko to dapat after ilang years. Marunong na rin to ng ganyan. Huwag may pilit, magtiwala ka lang sa Diyos. Amen. I-preach mo lang yung salita ng Diyos. Tapos, ang Panginoon ang kikilos dun. Okay, tuloy natin. Now, not that we are sufficient. Yan nga. Hindi ako sufficient, hindi ko kaya eh. So, alam ko, iba dito matalino, pero marami na nakita matalino, loko-loko pala bandang uli. Kaya, ang hirap na basta lang matalino yung papaboran mo na. Kasi ganun po yan minsan, sa politika minsan, hanggang sa church. So, ako, ang ginagawa ko lang sa inyo, kung sino yung sumusunod, kung sino yung pinagkakatiwalaan, syempre, siya yung maayos eh. So, pero hindi ibig sabihin nun, mamaya, punta tayo dun. Ikaw na yung magaling. Okay? Tuloy ka lang. So, yun, hindi ko kaya yun, pero ang sufficiency ko ay ang Diyos. So, finish ko na yung salita ng Diyos. Ang hirap kasi po eh. Actually, minsan, iniisip ko pa lang kung paano kayo lalago. Ngayon, nagkakilala na tayo. Iba sa inyo, meron palang ibang ano sa buhay. Hindi ko alam lahat yan eh. Pero, ang Panginoon ang bahala dyan. Yung mga hindi ko kayang gawin. Okay? Who also hath made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit, for the letter killeth, but the Spirit giveth life. So, babalik tayo dito sa, alala nyo yung sa Romans natin, Romans 5, Romans 7, Romans 8, tsaka sa, anong sabihin ng the letter killeth? Umapatay daw yung letter. Sino na pinatay dito ng letter? Nakakita na ba yung ganun? So, makikita ko ba yun? Ano yung sabihin ng pumapatay yung ano? Nararamdaman. Pwede yun. No? Tsaka ito yung illustration. Kailan lang, nagpirmahan kami din nga sa pag-ibig, di ba? Kunwari, ako si DM, binenta ko sa kanya yung gitara. Tapos, hindi, masyadong maliit eh. Sasakyan na lang, si Brad. Di ba, kaya yung tricycle nga, may papel yan eh. Ba't may papel yan? Ba't kailangan ng papel? Papers. Kasi para malaman, ibang tao din na binenta ko sa iyo talaga yon. Kasi alam naman yung mga bagay na yan, pwedeng nakawin, mahalaga yan eh. So, para lang magkasundo, kasi iba nga, lalo na pagbahay, may titulo, ganyan-ganyan. Makapangyarihan po yung sulat kasi tapos bine-verify din ng ibang tao. Okay? Pero ang tanong ko, kunwari,
wala tayong papel. Binenta ko sa yung bahay ko, nagbayad ka sa akin. Tama, sapat na ba yun? I mean, valid transaction ba yun? Nagbayad ka eh. Agreement natin eh, pareho tayong lumaki sa probinsya. Wala tayong alam sa batas. Bayad, oh. Valid ba yun? Hindi. Valid sa amin dalawa, di ba? So actually, kaya naman natin sinusulat lang yan para sa ibang tao. At protection na rin ang bawat isa. Okay, so gusto ko lang sabihin ganito. Ano yung makapangyarihan? Yung spirit o yung batas? Yan, di ba? Pero, hindi ba mahalaga yung batas? Mahalaga. Sabi rin ni Paul kay Timothy, para saan daw sinulat yung batas? Hindi para sa mga righteous, kundi sa mga unrighteous. Kasi kailan lang yung mga bakla, maanan naman, di ba? So, nami-meditate ko lang. Ultimo, yung katulad yung sinagasaan, di ba? So, ngayon, yun ang usapan eh. Ang mga paisip ko dyan, kawawa naman to. Ba't pa hindi pa hinuli? Ba't ang daming proseso? Kasi nga, may usapang pera-pera yan eh. Alam nyo, kung wala naman loko-loko sa atin, hindi na nga napaka-elaborate na batas. Kasi hindi mo natin gagawin yung mali. Kung nasa gasaan mo talaga, ikaw na rin yung mag-compensate. Nasa batas naman ng Diyos yan eh. Eh, nasa gasaan mo, ano ba naman yung bayaran mo? Pagamot mo. Diba? So gusto ko sabihin dito, kaya pupunta tayo mamaya, pero basahin ko muna yung mga ano, sabi dito, for until the law, sin was in the world, but sin was not imputed when there is no law. So may kasalanan na dati, pero nung walang batas, parang hindi mo masabi, nagkasala ka ba talaga o hindi? Eh wala naman tayong batas eh. Pero pag implied yun, pag nagkasala ka, nagsinungaling ka, kahit maliit na bagay, kasalanan yun. Kung matino ka, hindi mo na kailangang, nasa naman batas, nasa naman ano mo, gusto sorry ka na lang, or to compensate mo yung nakalaban, na ano mo, di ba, na offend mo. So, may gusto mong makita dito eh. Limutan ko. Ito, yung law, di ba, tsaka yung sin. Yan, ito, maganda to. So, natakilagin na sa Bible Study Online. Bilisan ko na lang dito. No? So sabi niya, for I was alive without the law. Si Paul po ito nagsasalita. So I was alive once, for I was alive without the law once. Dati akong buhay nung wala akong batas. Amaya, let's explain natin. But when the commandment came, sin revived and I died. So ibig sabihin, kung walang batas, hindi ako patay, buhay ako. Pero nung nagkaroon ng batas, namatay ako. Ano yung sabihin nun? So, isa to sa mga proof text po natin na tinatawag na age of accountability. Alam nyo yung sabihin nun? Yung like yung explain sa soul winning. Okay? Anak ng demonyo, wala ng pag-asa. Anak ng Diyos, sigurad sa langit. E nasa gitna, hindi pa anak ng Diyos, hindi pa anak ng demonyo. So, saan punta yun pag namatay? Yung piano, pero lahat ba? Paano yung baby? Diba? So, para mabilis lang, sinasabi ko yan, para maintindihan ng bata, ng tao. So, yung pinasabi, issue of accountability, kasi pag wala ka pang accountability sa Diyos, wala ka pa sa tamang edad, hindi mo pa alam yung masamat mo mali, katulad ni Shana, ni Jared, hindi pala nila alam yun eh. So, kailan lang daw naging accountable si Paul? Dati, wala siyang batas, okay lang yun. Pero nung alaman niya yung masamat mabuti, okay? Ito, mabuti. Ito, masama. Kahit pa sinabi lang na nanay mo yan, huwag kang magsisinungaling. Batas yun eh. Eh, yun din naman nakasulat sa Bible. Pag sinabi ng batas yan, tapos inoffend mo ngayon yung batas, doon ka, mamamatay. Yun ang ano nun eh. Term. Okay? So, and I died. Kaya, in the commandment which was ordained to life, I found not to be dead. So, again, natapos lang sa Bible study, no? Yung gusto kong sabihin, balikin tayo sa ating text. Ganyan sabi pala doon, the letter killeth. Ano yung sabihin nun? Yung letter, pang ano lang yun, sinasabi lang niya yung mali at tama. Eh, lahat tayo nagkamali. Okay, paano yun? Hindi lahat tayo, yung batas pala na sinulat, lagi ka lang kinukundi na. So, sino ngayon yung magpapalaya sa'yo dyan? Alam nyo naman yung nang naligtas tayo, sinasabi natin lahat nagkasala, pero sa Panginoon pala, siya pala yung kumuha niyan. Okay, nung naligtas ka, tinanggap si Jesus, bilang tagapagligtas, tumawag sa kanya,
kaya naligtas. Okay? So, yung sinasabi dito, spirit din yun, ha? Kasi salita ng Diyos yun, eh. Mamaya may mapunta pa tayo dito, eh. Pero at least, nakuha nyo po yun, ha? Medyo malalim tayo ngayon. So, ngayon, but if the ministration of death, written and graven in stone, was glorious, ano yung glorious? Yung title po natin ngayon is Commendation, Glory, and Liberty. Ano yung glory? Holy yun. Kalwalati yan. Ibig sabihin, ngayon, championship na naman yung mga ano, di ba? Tuwan-tuwa yan. Ah, galing namin! Victory! Ganun po yung glory. Ibig sabihin, nasa yung glory pag either magaling ka, yaman ka, panalo ka, yun po yung glory. So, obviously, eh sabi lang dito yung batas, hindi naman masama. Diba? Ito nga yung ginamit ng Diyos for how many years? At tinuturo sa mga tao kung ano yung tama at mali, yung righteousness ng Diyos. So, maganda to. Pero sinasabi niya, pag kinumpara mo ngayon yan sa Espiritu ng Diyos, wala lang yan. Okay? Kung ano ang naalala niyo ating turo sa, yan, sa Levitical Priesthood, inaaral niyo ngayon sa Bible quiz, diba? Importante po yan. Bakit dati, para mapatawad tayo, papatay tayo ng hayop, sila, ino-offer yun para ngayon maapis ang Diyos. Ang kasalanan, dapat may magbayad. Ganun pong prinsipyo dyan. Kahit sa soul winning natin, di ba? Eh, sino magbayad? Alam, patayin ako. Dapat. Kaso, mahal ka ng Diyos. So, gumawa siya ng paraan noong Old Testament para makita ngayon, ma-foresee nga si Jesus na siya pala yung mamatay para sa ating mga kasalanan. Eh, ginagawa po nila yun. Eh, ngayon, namatay na si Jesus, kailangan mo ba yun? Yung sinasacrifice mo, hindi na. Kaya sabi dito, okay naman yung Old Testament, kaso yan ay, mamaya sabihin niya, done away. Yan, sinabi na pala. Hindi na natin kailangan mag-offer ng, di ba, may nag-aaralan nyo, ay dapat isang taon, dapat lalaki, dapat walang blemish, dapat, depende sa kasalanan, di ba? Pag once a year, Day of Atonement, ram yun. Tapos mayroon pa mga scapegoat, di ba? Tapos na kayo doon, di ba? Yung isa, sino ba dito? O basta ito, ito yung mapakawalan mo. Ito yung papatayin. Yung mga ganun pa sila eh. Lahat po yung symbolic. Sa panahon niya natin, hindi natin kailangan. Pero inaaral natin kasi may relate din yun sa spiritual na tinuturo at inaaral natin sa panahon natin ngayon. Okay? May bilisan ko na lang ha. Okay. So, glorious din po yung Old Testament niya. Huwag niyong babasta sa inyo. Papatay-patay. Intindihin mo na lang kung paano natin i-apply sa atin ngayon yun. Hindi yun baliwala. Kaya sinasabi nyo dyan, glorious yun, maganda yun. Kaya sabi dyan, oh, hindi nga sila makatingin. So yung kwento naman dito, kung alam nyo yung binigay yung, ang pinakasummary po kasi ng Old Testament, according to the Bible, yung Ten Commandments. Tandaan nyo yun, ha? Yan ang pinaka, minsan tinatawag na covenant yun. Ten Commandments lang. Alam nyo nangyari, di ba? Nung sinulat niya ng Diyos sa tablet, dala ni Moses, lalo nung pangalawang beses, kasi binasa niya isa eh. Pero nung pangalawang beses, ano nangyari kay Moses? Yung kanyang mukha ay talaga nag-shine. So, in-interpret ngayon sa New Testament, may ibig sabihin pala yun. Bakit ganun? Eh, ba't di lang tayo lahat mag-shine? Eh, una, hindi naman tayo nakita lahat ng Panginoon, di ba? So, ito pala yung interpretation nun. So, maganda yun, yung batas na binigay. Hindi sila makatingin kay Moses. Ibig sabihin, wow, glory. Banal na banal si Moses, tsaka yung dala-dala niyang Ten Commandments. Sabi dito, bandang huli, maganda yun. Kaso, alam nyo ba, inalis na yun. Pag sinabing done away, tinanggal. Parang nag-expire or pinalitan. Ano yung pinalit doon? Yun ang magandang tanong. Ano yung pinalit doon? Okay? How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious? So, dati pala, yun nga, oh, sunod-sunod sa commandments, sunod sa... Ngayon, Spirito na ng Diyos. Ano yung sabihin nun? E, paano din malalaman kung sino yun? Yung mga Pentecostal, may Spirit of God ba sila kahit sinabi lang nila? Hindi po. Makikita mo nga yun pag kaya tayo ginagawa natin, dapat natin, ligtas ka ba? Musunod ka ba sa Diyos? Naitindahan ba yung salita ng Diyos? So, nililid ka ng salita ng Diyos, Spirito ng Diyos, naiintindihan mo yung salita ng Diyos. Kaya sinasabi dito, mas maganda pala yun. Kasi nga dati sila, susunod lang, katulad nung ano bang magandang commandment dyan. Yeah, Sabbath day. O, huwag Sabbath day, huwag kayong lalabas, ha. Kaya bang sundin ng mga bakla yun? Kaya bang sundin ng mga loko-loko yun? Di ba, dali lang ipeke yun, eh. Ang dali lang pekein nun. Eh, righteousness na mayroon sa Diyos, hindi mo pwedeng pekein.
Kahit ngayon, yung mga nagpre-pretend na Kristiyano dyan, isang tanong mo lang dyan, ligtas ka ba? Paano ka naligtas? Kahit pa sabihin nila yung tamang sagot, kasi ginaya ka, magmamanifest sa buhay nila eh. Sumusunod ba ito? Nililid ba ito ng Spirito ng Diyos? Tanongin mo. Mamaya, iba na yung interpretation sa Bible. Bakit? Hindi siya nililid na sa Spirit ng Diyos. So, kaya hindi pwedeng pigiin yan. Okay, malalim tayo ngayon ha. So, kaya sabi dito, yung mga pagsunod sa batas, maganda yan. Kaso, walang sinabi yan sa panahon natin ngayon sa New Testament pag ang Spirit ng Diyos ang naglilid sa atin. Okay? So, tapos natin ito. Sabi dyan, for the ministration, the combination, be glory. Ano sabi yung again, dalawa yung inukumpara natin dito. Old Testament, ito na lang, Old Testament, New Testament. Okay? Kanina yung pinagkukumpara eh. So, ito yung ministration of condemnation. Nabanggit ko kanina, di ba? Yung batas. Oy, hindi mo sinunod dyan. Condemn ka. Parusahan ka. Yun yung condemnation. Yun yung tinatawag naman niya dito ngayon sa verse 9 na condemnation, ministration of condemnation. Old Testament. Okay? Pero glory pa rin yun. Maganda pa rin. And much more that the ministration of righteousness exceeding glory. Kung maganda to, mas maganda to. New Testament. Lahat siya may equivalent dito. Dati hayop. Ngayon si Jesus yung in-offer. Sino mas maganda? Dati tabernacle. Dito lang sa lupa. Ngayon nasa langit. Ano sino mas maganda? Diba? So ito po yung kaya pinofocus tayo dito. Mamaya pupunta tayo sa kaya yung sabing yung commendation. Hindi tayo naghihingi ng commendation dito lang sa lupa. Dito tayo pupunta. Okay? And mas napakaganda daw nito. For even that which is made glorious had no glory in this respect by reason of glory that is excellent. Sa Tagalog, ganito lang yan. Maganda yan, pero parang baliwala na yan. Kasi ito yung sobrang glory nito eh. Yan ang sinasabi doon. For if that which is done is a glory, kasi nga, glorious yan, pero inalis yan, bakit siya inalis? Kung maganda yan. Kasi may papalit na mas maganda yung nag-remain daw, glorious. Seeing that we have such hope, we use great plainness of speech. Ito na naman. Napaliwanagan dito. Ano sabihin nito? Kung siguradong-sigurado ka na dito, glorious, at you belong here, Christian, save ka, ito, ma-apply natin ito sa mga preacher eh, tsaka sa mga soul winner. Alam nyo ba na yung iba na yan, mga Hudyo, mga kung sino man yan, na magaling lang dahil sa kinabisado nila, kunwari, tinuro sa kanila, si bibida na nila yon, tapos hindi na naintindihan kapag tinanong mo, nga ngayon eh. Pansin nyo ba yung pera tayo? Ito yung nagli-lead sa'yo, buhay ito, salita ng Diyos. Pag sinabing buhay, ibig sabihin, hindi yung pwedeng dinumero ka lang. Ano ba sinabi sa'yo? Bakit kami katoliko? Kasi, ewan ko, hindi ko man alam eh. Basta binaptize. Ah, yun, binaptize ako. Parang, ang dali nilang, ano, iligaw. Kasi nga, ligaw na sila eh. Alam mo, pag spiritong ng Diyos ang nagli-lead sa'yo, hindi ko makalimutan sa John 3. Masahin na rin natin. Kasi dati, hindi ko maintindihan to. Salamat sa Panginoon. Ewan ko, kaya natakil ko na to sa inyo eh. John 3, ano ba yun? Yan. Ito, okay. So, familiar po yung 6. Kasi ginagamit ang soul winning, di ba? Anak ng laman, laman. Anak ng spirito, spirito. Okay? Kaya ikaw ay buhay ka ngayon, pero hindi ka ligtas. Buhay ka lang dito sa lupa, pero hindi ka ligtas. So, kailangan ipanganak magmuli, di ba? Ito yung John 3, born again. So, kaya kung pinanganak na spirit, spirit yun. Kaya sabi niya, marvel na rin, century, you must be born again. So, ito sinabi niya. Sinabi siya ditong, the wind bloweth where it listeth. Ba't napasok yung the wind? Okay? Mamaya, may sabi dyan. So, ang hangin daw, humihip or pumupunta kung saan niya gusto. Yan lang yung sabihin nun, listeth. And thou hearest the sound thereof, alam mo ba kung siya papunta? Meron kang ganun. Pero napansin niyo sa hangin? Ano napansin niyo sa hangin? May direction ba? May direction pero hindi mo malaman, di ba? Kasi nga, hindi siya ganun ka, alam mo na, hindi siya ganun ka-plain. Na mamaya, dito siya, pag ganun lang lahat ng hangin. Hindi ganun po yan. Minsan, nakihihip doon, minsan babalik, minsan. Hindi ko na i-discuss, pero ganito lang kasimple na, meron siyang direction, pero hindi mo alam. Pwede mong pag-aralan, pero kahit nga ngayon, hindi pala na maintindihan eh. Anyway, so sabi ng Panginoon, ang alam nyo ba yung wind? Umiihip yan kung saan niya gusto.
At hindi mo nalaman kung saan siya pupunta at galing kung saan siya pupunta. Tapos bigla sinabi niya, so is everyone that is born of the Spirit. Sa Tagalog, pag ikaw daw ay born of the Spirit, hindi alam ng ibang tao kung saan ka pupunta, pero may direksyon ka ba? Wala. Meron, siyempre may nagdedirect sa'yo eh. Yung Spirit ng Diyos naman. Amen? So, nakuha niya yun. So, balik tayo ngayon. Ang ganda nito eh. Hindi ko malam, matatapos natin alas 5 to eh. Kaya, yan. So, ngayon, ganito yan. Kaya, alam niyo ba yung pare pag nag-preach yan? Diba? Tsaka kahit yung mga pastor na ewan na parang inuulit-ulit lang nila, narinig lang nila, tapos pag pinakita ng Bible, aawayin ka na. Bakit gano'n? Kasi dinumiro yan eh. Ito yung tinuro sa akin, therefore, ito yung, kung Bible nagturo sa'yo, okay yan. Kaya ganito po yan. Kaya pag pinasin mo yung, again, yung Catholic siya, especially, yun ang classic example dyan, kasi Catholic ako dati, nakikinig ako dyan. Walang direksyon, may konting biro-biro lang, may konting point din naman, pero bandang uli, wala. Sablay. Kaya binabala ko yan sa Facebook eh. Pero yung mga talagang lingkod ng Diyos, naiintindihan niya, sinasabi niya, ano daw yung sabi dito, ano yung sabi ng great plainness of speech. Pag sinabing plain, malinaw, nakalatag, di ba, pwede mong sabihin, basta nung ganyan ba yan? Ah, oh, ganyan pala. So, pwede mong i-verify. Maiintindihan. Hindi ka tulad ng iba, kaya hindi mo maiintindihan. Kasi hindi mo talaga maiintindihan. Kasi sila mismo, hindi naiintindihan eh. Iniulit lang nila. Nakakita mga ganun tao. Dahil natin example dyan eh. Sa post, sa pre-tree, marami dyan. Na tinuturo lang nila. Pag tinanong mo na ayaw ang pag-usapan. Kasi sila mismo alam nila, paano ipapaliwanag to? Hindi ko maiintindihan eh. Pero pag naiintindihan mo, kahit paikot-ikuti na dyan, di ba? Kapag nag-solwining ka, titingnan mo kung nasan siya, abutin mo siya, sasalubungin mo siya kung nasan na siya, yung pangunawaan niya. Walang problema kasi naiintindihan ko to eh. Ganun po si Paul. Kapag binasa niyo to, yung mga lingkod ng Diyos, sinasalubong nila kung nasan yung kanilang nire-reach. Kasi alam natin yan eh. Tapos kapag nagsalita sila, plain. Hindi lang plain. Plain na plain. Malinaw. Ganun po yan. Itong mga time na, bilis ang time. Masa ba? Alala ko na naman itong si Sinagasaan, Gwardiya, di ba? So bakit may kailangan pa may mga spokesperson pa yung nanagasa, di ba? Mayaman. Ibig sabihin kasi alam nila, hindi sila pwedeng madula sa sinabi nila. Pag sinabi nila, kaya ako Sinagasaan, kasi ganyan eh. Lalo kang mga ano doon, eh naka-record eh. Aksidente po, hindi. Huminto kayo, alam mong dugudug, gumanon eh. Tapos, tapos gumanon pa. Ay, wala. Ano kaya yun? Hindi ka pwede magsinungaling. Gusto ko lang sabihin, amen? So, sino ba ako? So, ganun po yan. Pag ikaw, ganun ka tulad yan. Pag nag-uusap lang kayo, kahit saan yan, nag-usapin yung salita ng Diyos, kahit ganun kalalim minsan to, pag naiintindihan mo talaga, open kang makipag-usap. Hindi ikaw yung tatakbuhan mo yan, katulad nung may abogado ako, itong kausapin mo. Kasi hindi ko alam kung nasagasa ako pa tao, hindi. Okay, so ikaw na, di ba? Kausapin kita, maalalaman mo kung ano yung gusto kong sabihin. Okay? So kaya kinung pa lang, binalik natin kay Moses. Oh, si Moses, anong ginawa kay Moses? Meron siyang glory, ito yung gustong malaman ng Diyos, pakita sa mga tao, ba't niya kailangan takpan? So, obviously, ang literal na interpretation to, kasi sinabi naman sa Old Testament, talagang literally kumikislap yung mukha niya. Eh, hindi kita makita, Moses eh. Eh, di ba, takpan mo muna yan. Sinong papayag dito ng takpan yung mukha niya? Pero actually, yun nga, ini-interpret dito, dati literal lang yari yun, pero kaya pala ganun, ganito daw pala yan. Makikita mo yan, ha? So, bakit daw hindi niya makikita, hindi nila matingnan, kasi hindi nila matingnan, ayaw nilang tingnan. Nasisilaw sila. Di ba, ginagamit natin yung term na yan? Pag banal na banal si Pamela, ang haba ng palda, aligo, hindi nagtitiktok, ano pa, hindi nagmumura, hindi nag... Nakakasilaw ka naman kasi kami, ganito kami. Di ba? Alam nakasilaw na term? Yan. So, ganun din to eh. Hindi nila matingnan. Samantalang glory pala ng Diyos, ba't di mo tingnan? Diba? So, ganito daw pala yun. Kasi, again, maganda po yung batas, pero inabolish, diba? So, ano pa yung lalong nakakamangha, nakakasilaw, lalo yung salita ng Diyos. Kaya yung iba po, tulad niya, sa
pag sinabi mo sa kanila, kunwari, sa panong kasi natin yung mga bakla, yun ang ina natin ngayon eh. Parang dyan tayo nakikilala ngayon kasi nga, inasalubong natin yan. Yung iba, parang naaawa sa mga bakla ngayon, tayo yung kalaban nila. Ganyan nangyari dyan eh. Kaya ngayon, parang hindi sila makatingin ng diretso. Pag tinignan mo, ito yung sabi sa Bible eh. Hindi, ano sa Bible? May kilala ako, bakla. Dahil ngayon, lalaki na yan. Ano sabi sa Bible? Hindi, may kilala ako eh. Ayaw nilang tingnan to eh. Kasi sinasabi nito, malinaw. Galit ang Diyos dyan eh. Pinatay nga, inuubos eh. Eh sabi naman, iba, hindi naman kabaklaan yung problema doon kasi ni-rape nila yung ayun. Doon din ang kasalanan nila. Hindi, bakit tinawag na sodomites yung mga bakla after that? Kasi nakilala talaga yung Sodom sa nga mga bakla. Ganun lang kasimple yun. Marami pang iba. Sabi sa Jude naman, Sodom and Gomorrah seeking strange flesh. Ano sabihin nun? Ang maayos na gusto ko, babae, di ba? Hindi masama yun. Kapag strange flesh, ibig sabihin nun, yun na, kababuyan. Okay. So, ganun. So, kinukumpara ngayon sila dito naman sa mga sa atin ngayon na especially sa mga Udyo na si Jesus, hindi nila maintindihan. Okay, bakit? Kasi daw, even now, sabi niyan, unto this day, when Moses is read, kasi yung time nila, gano'n, may mga Udyo pa, sineshare nila, babasahin nila, Bible naman. At sila mismo nagbabasa, alam niyo yung Udyo, binabasa rin nila ito eh. Ba't nila hindi maintindihan? Kasi may cover. Paano ko cover yung... Hindi, nabasa ko eh. May cover daw sa puso. Yan sabi dyan eh. The veil is upon their heart. Kaya pag binasa nila Isaiah 53, sino kaya itong pinarusan? Di ba? Wounded for our transgression. Basahin ko na nga dito sa Isaiah eh. Mga Hudyo po to. At ang narinig ko, yung mga Hudyo, tinago po sa kanila to. Ayan, man of sorrows. Sa 6, we like sheep gone astray. Ano tayo? He was oppressed, he was afflicted, yet opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as a sheep before her shearer is dumb, so opened not his mouth. Eh, nakita niya si Jesus, ginawa yan ni Jesus, di ba? Para siyang pinatay doon, tapos hindi mo na siya nagsalita. Sino kaya ito? Ewan ko, sino yan? Alam na nila, pinipris na sa kanila yan eh, si Jesus yan eh. So, ganun din tayo, ha? Para may lesson din sa atin. Pag minabasa ka, hindi ka nag-agree, sinasabi na ng salita ng Diyos, baguhin mo na yung ano mo, kung anong opinion mo dyan. Amen? Hindi mo kailangan palda ng mga babae. Ano sinabi? Deuteronomy, yung nagsuot ng panglalaki na babae, babae nagsuot ng panglalaki, yung lalaki nagsuot ng pangbabae, abomination. Eh, basta, hindi naman pang pambabae naman yung pantalong ko eh. Hindi po. Sa damit ng babae lalaki, kaya nga, tingnan nyo yung sa CL, di ba? Paano mo alam ang CL yun? Silhouette lang yun eh, di ba? Alam ka naman, drawing mo pa yung babae. So, iba, ganun ginawa eh. Pero para mabilis, ano din yung pinag-aiba ng lalaki sa babae? Nakapalda eh. Pag hindi palda, lalaki. Pag nakapalda, ngayon, hinati yun ng mga bakla. Obviously, plano yun. Pero, yun ang panlalaking suot, pantalon. Babae, palda. Wala na iba. T-shirt, pareho yan eh. Kahit yung... Yun lang yun ha. So, pag nabasa mo malino sa Bible, baguhin mo na yung opinion mo kung sino man nakuha yan. Tapusin natin. Ngayon, ito na yung contrast. Yung kanilang spirit, kaya sila na tinatakpan nila kasi lagi siya, nasa batas ba yan? Nasa batas ba yan? Ito yung sinabi sa batas ba? Eh sabi dito, kung ligtas ka na yung nasa yung Espiritu ng Diyos, ano sabi? Kung nasan daw ang Panginoon o nasan ang Espiritu ng Panginoon, doon naman ay may kalayaan, liberty. Okay? Sabi ko sa English, now the Lord is that Spirit. Yung Espiritu na yung pinag-usapan natin kanina pa, si Jesus yon. Ang tanong, nasa iyo ba si Jesus? Kaya pag ikaw ay ligtas, malaya ka eh. Hindi gumawa ng masama, pero malaya ka sa maraming bagay. Kaya sabi dyan, isa yan sa mga, pwede mo ikumpara yung mga Hudyo at kahit yung mga ibang Kristiyano na nakakulong sa panikala, hindi sila makapag-usap dito. Ilang mga buksan to, tapos, yan ang sinabi ng Diyos. Hindi nila magagawa yun, kasi, hindi umuwi, hindi umiiral
at wala sa kanila yung Espiritu ng Diyos. Either sila'y saved or unsaved. Pero pag yung saved na, nasa kanila yung Espiritu, basta, di ba? Pero hindi sila puspos ng salita ng Diyos. Iba rin yun. May umaalipin din sa kanila some level, ha? Kaya, anong lesson dito? Yung Espiritu ng Diyos, lagi mong basahin, aralin, i-meditate. Tapos, kampihan mo siya kahit mali ka na. Okay? Mas malaya ka bandang uli. Sa pagbibigay, ganun din yan. Ako dati, dyan ako na ano eh. Kasi nga, hindi naman kayo mayaman, natrabaho ko. Isip-isip pa lang, bibigay pa ako sa church. Ano may mali dyan, ha? Teka lang, ha? Anong ganun eh. Kasi may binabasa ko, eh, yun talaga eh. Anong gagawin ko? Amen? So, kaya nung pagbinigay mo na, malaya ka na. Sige, yan, Lord. Oh. Okay, ha? Mas masarap yung pakiram kasi hindi mo kinakalaban ng Diyos. Sige, yun. Sige. Masarap pa lang. Hindi ko pala kailangan masyadong maraming pera. Kung umita ako 1,000, inalis ko yung 100. Hindi ko pala kailangan yung 100 na yun. May 900 pa ako eh. Meron pa rin ako, di ba? So, huwag mong lalabanan ang salita ng Diyos. Para yung Espiritu makakilos, yung sabi nila. Amen? May kalayaan ka. Kaya sabi dito, but we all with open face beholding as in a glass the glory of the Lord are changed into the same image from glory to glory even by the Spirit of the Lord. So yun ang conclusion natin. Naintindihan nyo ba? Ganito yan. Ha? Hindi ibig sabihin na doon ka na Spiritu ng Diyos, tapos na. Hindi ganun. Kaya sabi dyan, from glory to glory. For example, si Ezzy dati, ano lang siya, once a week lang siya umatin. Once a month. Ay, ano, may natutunan ako ah. Dapat pala sabi niya, mas madalas, mas maganda. Okay, di masabi. Hindi ibig sabihin, first year mo pa lang sa church, perfect ka na, wala na akong kailangan dagdag pa. Alam ko na lahat yan eh. Walang ganun. So, from glory to glory po yan. Yung sinasabi ng beholding as in a glass, the glory of the Lord, ibig sabihin talagang kitang-kita mo. Yung iba po, nanguhula eh. Ano ba sinabi ng salita ng Diyos? Eh kasi nga, hindi ka pa nagtsaga eh. Hindi ka man inayaan na nag-ministeryo ka ng salita ng Diyos kasi yung mag-submit sa church eh. Kaya wala. Hanggang magtataka ka na lang dyan forever. Pero yung iba daw, kitang-kita mo na. Hindi pa nga nangyayari yung langit, hindi pa nangyayari yung mga blessing, pinangako pa lang, kita mo na yun eh. Ito talaga mangyayari sa akin. Kaya masaya ka. Pero again, hindi yan perfect ha. Every year, na lumalago ka sa Panginoon. Amen? At paano yon? Paano ka lalago? Basta attend lang, isa yon. Pero sabi dyan, sinabi naman eh, even as by the Spirit of the Lord. Siguraduhin mo, nasa sa Diyos ka nag-submit, hindi sa kung an lang. Ay, magano ako dito kasi gusto ko ding maging pastor. Ano man yan. Di ba? Huwag ganun. Ang sundin mo, ano yung sinasabi mismo sa'yo ng salita ng Diyos. Amen? Napatagal ba ako? Takto lang naman eh. Merienda naman tayo sa... May question ba? Ganda ng ano eh. Sige de. Liberty, kalayaan lang po yan. Ngayon, Statue of Liberty, sa Amerikano lang yun. So, iba yun. Liberty nila yun sa Europe. Hindi, may pagka-meaning niya kasi liberty, malaya lang eh. Yun din naman. Pero, may ibang politika usapan pa kasi dun eh. Kaya, hindi ko masabi exacto yun. Pero ito talaga, paano tayo magiging malaya? Magpalid ka sa Espiritu ng Diyos, magiging malaya ka. Eh, paano magiging malaya eh? Gusto ko mag, ano, sa Sunday eh. O gusto ko mag-TikTok, tapos sabihin niya, ayaw ako eh. Kaya sa Linggo, gusto ko mag-gala eh. Tapos, hindi ako malaya. Hindi, malaya ka. Pagkatapos ng church. Hindi, may kalayaan na binibigay sa'yo. Obviously, hindi lahat. Pero mas magandang kalayaan. Yung sinasabi ko lang. Amen? Ayun, yun yan. Tights kanina. Paano malaya? Eh, nagbibigay ka dyan. Eh, pwede kong pambili yun ng kung ano. Hindi ako malaya dyan. Malaya ka nga. Ibig sabihin, hindi ka alipin ng pera. So, mapapunta yung puso mo sa tamang kalalagyan yan. So, mas bandang huli, malaya ka pa rin. Okay, wala nang time eh. So, yun lang po. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita again. Medyo lumalim again ngayon. But, nakasama naman, nakita namin yung dahil makita na pakaganda minsan malalim. But, especially totoo ang inyong salita. Yung marirelate namin sa aming buhay.
even sa mga kabataan, even sa mga adults na, Panginoon, I pray na pairali namin, Panginoon, hindi kami maghanap na commendation sa mga tao lang. Commendation nyo, Lord, ang aming hanapin. At kayo pa nag-isabi ng ano yung glorious at hindi. Bilang Kristiyano, Panginoon, nandito po ang glory nyo ngayon sa New Testament, sa New Covenant. So, at pagkatapos yan, Panginoon, makikita rin namin, pag nandito na kami, stay kami dito at nililid nyo kami ng Espiritu ni Lord, may po yung malaya, totoong kalayaan na meron kami. So, lang po, Lord, kayo pong mag-bless ulit, na kakainin din, at ang fellowship, Panginoon, mga remaining work, study, Panginoon. Aming mga inihingi, Panginoon, mga bagay na kailangan namin sa ministry, sa aming pamilya, you will provide, salamat sa mga blessing. In Jesus' name we pray. Amen.